Hello po. Kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo dyan. Ang ituturo ko ngayon, tutorial natin ngayon ay isang iPhone 6. Naglolo ko po yung touchscreen. So, hindi siya front panel. Ang diferensya ay nasa IC, nasa board. Common issue po ito ng mga iPhone 6 tsaka iPhone 6 Plus. Ngayon, itong tutorial na ito ay para sa mga gustong gawin yung kanilang unit or yung mga technician na walang kakayanan na magtanggal ng IC, yung walang gamit, walang tools. Ito mayroon technique, hindi kailangan ng hot air station, no? So, ipapakita ko po. Naglolo ko to eh. Ayan o. Ayaw minsan. No? Ipapakita ko po yung technique. Bakit nagkaganito? Dahil, sabi ko nga kanina, common issue na ng iPhone 6 tsaka iPhone 6 Plus. Tapos, minsan, binubulsa sa fit na pantalon sa puwitan or sa ano, nabibend. So, nabibend din yung mainboard. Kaya, nagkakaroon ng loose connection dun sa IC. No? So, ipapakita ko ngayon sa video na to kung ano yung technique. Na? Yung technique na yon ay hindi kailangan maghinang or whatsoever. Kailangan nyo lang yung pagbaklas ng iPhone. Ang kakailangan natin ay double adhesive tape, no? Mamaya, malalaman nyo po yun. Okay? So, ayan. Di ko na po pinakita kung paano baklasin yung front panel. Madali lang naman po yun. Makikita nyo naman sa ibang tutorial natin. So, kailangan nakatanggal yung battery, no? Yung battery, siyempre. Muna tanggalin mo yung SIM tray dahil babaklasin natin yung itong board. No? Siyempre, tatanggalin mo yung dito yung connector, yung sa dock connector. No? Yung charging port po yan. Tapos, ito. Sa antenna. Sa panoorin nyo po, yung mga babaklasin ko, yan, isa dito. Ito. Ito. Tapos ito. Tanggalin mo yung dalawang, yung flex cable na yan. Connector na to. Ayan, tatanggalin natin to. Ito. Mga screw na to. Tatandaan nyo po yung position ng mga screw. Tandaan nyo po yun. Yung pagpapalit-palit yung cover na to. Tapos meron pang screw doon, no? Tatanggalin to, isa na lang ito. Tapos itong isa ito. Tatanggalin mo to. Connector ng camera. No? Then, hindi natin baklasin. No? So, after natin baklasin, yan po yung nasa likod. Ganyan po siya. Yung sa likod, no, sa baba.
itatanggalin niyo po itong cover na to. Angat niyo ganun. Yan. Yung IC na to, yung dalawa, no? Itong chip na to, lalagyan natin ng double adhesive tape. Kumbaga, sukatin mo yung sukatin mo to. Sukat ng double adhesive tape. Lagyan mo mga 7 to 8 na double adhesive. Yung manipis na double adhesive po ay tapos eto nilagyan ko ng tape, no? Dito para tutulong na magpo-push dun sa IC, katapat po 'yon, no? Yung dalawa. Lalagyan natin ng tape, no? Yan, bali ito po yung adhesive tape na gamit natin. Tingnan nyo kanipis. Yung manipis lang, di ba? Manipis lang po yan. Tapos nag-cut na po tayo. No? Yan, no? Nalagay mo dun. Patong mo dun. Dapat sakto siya. Nalagay mo. Dalawa na yon, mga 8 para sure. Ayan, pagkatapos natin malagay yung 8 piraso ng double adhesive tape, no, dito ha. Patong-patong mo lang. Tapos ito naman, no? Ito naman po yung gawin natin, yung katabi niya, itong IC na to. Kaputol na tayo ng double adhesive tape para dun sa isa. Kailangan sakto paglalagay niyo po, no? Pagkalagay po nung double adhesive tape magkabila, no? Isasara nyo lang po to, isakto mo lang. Yan, nakaumbok siya. Babalik na natin doon sa mount na natin, no? Ito yung tape naman, mga 2 piraso. Ganyan po, no? Ayan, pagkalagay. Ito, nilalangan natin muna. Ayan, pagkatapos natin ma-mount yung logic board, try natin, lagay na natin yung front panel, tapos yung battery testing natin. Dito, dapat naka-screwed po doon. No? Kailangan ilagay nyo na yung cover bago nyo matesting dahil para madiin. Kailangan nakalagay na yan. Kasi kung wala pa yung mga screw, hindi nakadiin doon yung ano. Yung nilagay natin mga tape, double adhesive tape. Kailangan didiin, tatama doon sa ano eh, sa chassis. Toto, importante ito, itong screw na to. You know? Na magdidiin eh.
Yan po pagkatapos natin siya ma-charge, kanina nag-low bat. Ayan po, okay na siya, di ba? So, itong video na to para sa mga beginner na technician or walang mga tools na hot air station, no? Hindi, walang kakayanan na magbaklas ng chip ng board ng iPhone. Yan po yung technique, nakita nyo. Working po, di ba? Ganun lang po. Basta bili na nyo yung ano nyo, customer, wag na ilalagay sa bulsa na masikip. No? Para magtagal ang ginawa nyo. No? Wala na pong problema yan. No? Maganda po yan. Maganda po yung response. Yan yun, ha? Tingnan natin yung accessibility yung ano. Yung assistive touch. Okay po, kung meron po kayong question or suggestion, paki-comment sa baba. Tapos, kung nagustuhan nyo itong video, nakatulong sa inyo, paki-like button na lang po. Tapos, kung ayaw nyo, siyempre, kapag ayaw nyo, meron kayong ayaw, siyempre, obviously, pwede rin yung dislike. At tapos, comment na rin sa baba kung ano yung suggestion nyo po, no? Okay, maraming salamat po sa panonood. And... Babush!